Hello mga tol, marami kasi nagtatanong kung kumlaude raw ba ako. Ako mga tol, hindi. Puro pasang-awa lang din yung mga minor subjects ko, lalo na yung math. May mga 5 rin ako, sa ang dami kong 3. Naisip ko kasi dati mga tol, since top 1 nga yung goal ko, ang focus ko, puro sa mga major subjects lang. Kaya lahat ng major subjects ko, halos puro 1 yung grade ko. Kasi inisip ko, ba't pa ako mag-focus sa mga minor subjects ko, eh wala naman to sa board exam. Wala namang mathematics dun, wala namang mga history dun. Pero pinapasuhan ko naman yung mga minor subjects ko. Yun nga lang, okay lang sa akin na makapasa lang ako dun. Hindi na ako nag-aim na mataas pa yung grades ko dun. Kasi hindi naman ako nag-aim na maging cum laude. Ang aim ko, top 1. Kaya minsan, pag halimbawa, mathematics yung subject ko, pumapasok lang ako pero hindi ako nakikinig. Kasi kahit naman makinig ako, hindi ko rin naman naiintindihan. So, pag nandun ako sa classroom, i-lecture yung professors, halimbawa, algebra. Ako, nagbabasa ako ng mga pang major subjects ko, mga law, ganyan, mga criminalistics. Kasi nga, kahit anong pakikinig ko dun sa professor ko, sa kaka-explain niya ron, sa mga algebra, mga trigo na subjects, hindi ko nga rin naiintindihan. Sa una lang, nakasabay pa ako, pero habang tumatagal, wala na. So, ang gusto kong i-point out sa inyo mga tol, alamin niyo kung ano yung goal niyo. Gusto niyo bang mag-cum laude, dapat focus kayo sa lahat ng subjects. Pero kung gusto niyo mag-top 1, focus ka dun sa mga major subjects. Huwag mong ubusin yung energy mo dun sa mga minor subjects. Kasi, wala yan sa board exam. Yun yung isa sa mga technique na ginawa ko. Dahil feeling ko nga, bobo ko, triple effort yung ginawa ko sa pag-aaral. Nung nag-aaral ako mga tol, na-advance study ko na yung mga subjects ko para sa next sem. So, pinapa-photocopy ko na yung mga libro, binabasa ko na, sinusulat ko na dun sa logbook ko. Kaya, pagka-next sem, at yun yung subject ko, hindi na ako nahihirapan. Kasi alam ko na. So, lahat nung sasabihin ng professor na hindi ko alam, na-absorb ko kaagad. Kasi parang, uy, bago yun sa pandinig ko ah. Yun. Uy, ngayon ko lang ito na-encounter ah. Yun. Kaya huwag nyo nang antayin mga tol na pagka-graduate pa kayo magre-review. Kasi merong iba ganun eh, school bukol tapos pagdating sa review class, biruin mo yung 4 na taon mong subject sa pinag-aralan, isasalpak lang sa'yo ng 3 months. May matatandaan ka ba ito? Di ba wala? O meron, konti lang. Kaya tulungan nyo yung sarili nyo mga tol. Kayang-kaya nyo yan. Focus lang. Kaya nga during nung board interview mo noon, nung nag-a-apply ako sa PNP, after ng interview ko, kinalga lang na ganapol ko yung transcript ko. Tapos ay palabas na ako noon. Yung kasabay ko na nag-apply, na naiwan, kwento niya sa akin paglabas niya. Sabi niya, mate, tinignan nung taga-Napol kung yung ano mo, transcript mo. Sabi ko, ako, puro 5 sa katres yun. Sabi niya, habang tinitingnan niya yung transcript mo, she's not intelligent, but she's very smart. Kaya sabi ko, oh, alam mo na, iba ang matalino sa magulang. Kaya wala yan sa patalinuhan mga tol. Nasa mga diskarte natin yan. Lagi ko nga sinasabi, hindi ako matalino. Masipag lang mag-aral. Kaya kung kaya ko mag-top 1, mas kayang-kaya yan. Okay lang muna mga tol. Bye! I love you all!